ating mga Pilipino ang pagiging malikhain, kaya naman marami sa atin ang tanyag, lalo na sa larangan ng sining. Isa na nga rito si Nemesio Nemi R. Miranda Jr., higit na kilala bilang Nemi Randa, ay isang tanyag na pintor at iskultor. Isa siya sa mga masugid na tagapagtaguyod ng sining sa Angono, Rizal. Siya ang nagpakilala at patuloy na nagpapayabong sa estilong imaginative figurism o paggamit ng imahinasyon sa pagguhit ng mga anyong tao bilang sentro ng sining. Ayon sa kanya, kapag na-master ng isang pintor ang anyong tao, gamit ang kanyang memorya, nang hindi gumagamit ng litrato o modelo, ay magkakaroon siya ng kapangyarihang kontrolin nito at iguhit sa posturang nais niya. Isa rin sa larangan ng sining ay si Edgar Egay Talusan Fernandez, na kilala sa tawag na Egay, na 57 taong gulang. Dito, ibinahagi niya ang kanyang mga nilikhang abstract. Isa na rito ay ang Sibilisasyon noong 1974. Isa rin siya sa miyembro ng Artist ng Pilipinas. Isa sa mga ipininta ni Egay ay ang Reflections, Bituin sa Lupa, Marcha ng Bayan, Para sa Kalayaan, Katarungan at Kapayapaan, Hubad na Katotohanan, Sa Tipa ng Bagong Tunog, Mag-ina sa Gubat. Ito ay ilan lamang sa mga imahe at daluyan na bumubuo sa paglikha ng salamin at mga bagay sa iba't ibang mga pananaw, karanasan at katotohanan sa pamamagitan ng kanyang mga patuloy na refleksyon. Approve na approve sa amin ang mga pintor na ito. Ako si Jel Miranda. At nagbabalik nga po ang approve. Ngayon nga, kasama na natin sina Mr. Nemesio Nemi R. Miranda Jr., ang head ng Visual Art Committee, at si Mr. Egay Talusan Fernandez ng National Commissions for Culture and the Arts. Good afternoon. Good evening, sir. Sir Egay and Mr. Nemi Miranda. Ayan. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon, sir. Welcome dito sa approve. Ngayon, pag-usapan lang natin, no, ano nga ba talaga ang National Culture, ang NCCA? Well, ang NCCA, isang ahensya ng ating gobyerno na nakapokus sa pagpapahalaga, pangangalaga at pagtataas ng antas ng ating sining at kultura. So ito ang ahensya na ngayon na tumututok sa kung paano tinitingnan ang lahat ng mga manlilikhang sining sa ating bansa at kung paano makakatulong ang ating gobyerno para umunlad ang sining at kultura. So sakot nito, i-explain lang natin, no, elaborate natin. There are ilang majors ng arts? There are 7 arts, no? Mm-hmm. Yan ang musika, ang sayaw, ang teatro, ang cinema, ang visual art, ang architecture at ano pa ba? Theater, so yun, halos ito. So ang NCCA ay malaki ang kontribusyon sa ating mga artists dito sa Pilipinas. Actually, sa taong to, idinadaos niya yung 25 taon niya, no? Kumbaga sa ano, parang yung pagmamature mismo ng NCCA. At ang NCCA actually ay nagsimula noong yung mga artists noong pagkatapos na magbagsak yung rehime ni Marcos. Humingi ang mga maraming artista, no? At saka mga manunulat, mga musicians, mga pintor, na magkaroon talaga ng isang departamento ng isang para sa kultura at sining. At yun yung time na yon na nagkaroon ng alyansa ng mga artist na hinihingi kay at that time si Presidente Corazon Aquino na bigyan ng pansin yung mga hinaing na yon. At mula doon ay naitayo nga yung Presidential Commission, no? Hindi pa siya NCCA, kundi Presidential Commission on Culture and the Arts. Hanggang sa napagtibay nila na gawin na itong isang komisyon na pambansang komisyon, hindi lamang nakatali sa presidente, kundi isa na itong merong malaya na at pagsasariling pangangalaga sa kanyang pamamahala sa sining at kultura, upang yung sining ay hindi lamang para doon sa mga elite, no? Magkaroon dito ng pag-undat doon din sa mga hanay ng mga taong walang kakayahan at walang mga pagkakataon na magkaroon ng pagdalubhasa sa sining. Kaya ito yung naging isang ahensya na palagay ko kakaiba sa lahat ng ahensya ng gobyerno, na ito ay nagkaroon ng mga volunteer artists, okay, na magmula sa iba-ibang sektor ng sining. Kaya ito lang siguro yung katangian niya na maraming mga lumalok na iba-ibang artist na tumutulong para gumawa ng mga patakaran, ng mga policy na isang magiging gabay ng gobyerno sa pagtulong sa
pagpapaunlad ng sining at kultura. Sining at kultura. Oh. Okay. Dito sa ating bansa, gaano ba ka-active ang art school dito sa Pilipinas? Sir Nel? Well, alam niyo yung ang DepEd mm-hmm. nag gumawa ng ano yan ng programa na maglagay ng special program for mm-hmm. the arts sa 10 regions. Pero so far, ito ay binase at binase din to dito sa National High School for the Arts no na nasa Makiling. Mm-hmm. No, pero sa kasalukuyan doon sa 10 itinayo ng DepEd isang pagmamalaki na sa Angono ay masasabing ito yung pilot no at nakapagsarili siya mm-hmm. may sarili na siyang lupa at mm-hmm. eskwelahan mm-hmm. at sariling pag-administer ng pagpaunlad ng 7 sining ng mm-hmm. sa Angono no mm-hmm. yung tinatawag naming Angono Regional School for the mm-hmm. Arts so pero at the moment yung ibang other region ay kailangan pa ng little support uh-huh. na i-train uh-huh. yun ang problema na kailangan merong training yung mga uh-huh. present art teachers doon. Mm-hmm. Yun ba talaga sa panahon ngayon nakasasapat ba yung bilang ng mga nagtuturo sa mga art school? So yun pa ang problema mm-hmm. na kailangan bigyan ng solusyon na it's either na i-train yung mga existing teachers mm-hmm. o maglagay ng mga talagang experts mm-hmm. na sa sining mm-hmm. upang maging guide ng mga bata na nag-aaral ng sining. So ang NCCA po katuwang dito sa pagbibigay yes. ng training dun sa mga nagtuturo sa mga ito ngayon schools. Ang tinap ng DepEd mm-hmm. ang NCCA mm-hmm. upang maging katuwang mm-hmm. sa pagbibigay ng kaalaman mm-hmm. sa sining mm-hmm. at yun nga kailangan ngayon ay umikot ang NCCA sa lahat ng region para i-train yung mga art teachers nila roon. Tapos sir, itong NCCA meron naglulunsad ngayon ng mga exhibit. So, ang pagpasok ko ba dito? Ano ba to? For free ba ito? Actually, meron kaming parang special gallery, no? Doon sa mismong lobby. Matagal na namin din itong pinaplano na maging open sa mga estudyante. Kaya noong nakaraang taon, nagkaroon kami ng survey ng mga trends sa mga art schools. Mm-hmm. No, nagsimula yan sa Metro Manila. Ngayon, umiikot na. No? Meron na rin sa University of Baguio, mm-hmm. UP, mga ganyan. Kaya makikita mo ngayon yung trending. Mm-hmm. Ano bang style ng kanya-kanya, iba-ibang eskulahan sa sining. Ah, okay. So, open yan sa lahat. Open actually. For everyone. So, kayo po bilang individual, ano para sa inyo ang kahulugan ng sining? Sir Egay? Sa akin kasi, mula ng pagkabata pa, naging parang laro na sa akin yung mm-hmm. sining. Kaya hanggang ngayon, hindi ko siya may turing na isang bilang isang profession. Kasi uh-huh. parang napakasarap namang uh-huh. gawin ito, pang araw-araw mo na uh-huh. therapy. Ika nga, no? Uh-huh. Kaya nakikita ko na sayang sana na sa lahat sana ng tao, uh-huh. magkaroon din experience doon uh-huh. sa creative process. Hindi lang yung maging professional kang uh-huh. pintor o isang sculptor, kundi kung kahit anong pupuntahan mong career, uh-huh. kung dumaan ka doon sa creative process, ang tingin mo sa lahat ng bagay, hindi na ordinaryo. Uh-huh. No? Katulad ng bato, pag nakita mo yung isang bato, kung magiging jeweler ka, gem mm-hmm. ang tingin mo dyan. Mm-hmm. Doon sa isang geologist, iba rin ang tingin mo dyan. Sa isang sculptor, ibang, kumbaga sa ano, yung transformation ng mga ordinaryong bagay sa paningin ng isang artista o artist o yung mga dumaan doon sa creative process mm-hmm. thinking ay mayroong maunlad na pag-iisip. No? Kaya yung konsepto ng kahirapan ay hindi mo iisipin kung hindi magiging parang bala mo ito sa kinabukasan mo sa pang-araw-araw. Sa akin parang yung sining parang pagkain ito no? Na hindi mo pwedeng iwasan kung hindi kung gutom ka diyan, hindi lalawak ang iyong pananaw sa lipunan at sa buhay. Sir Egay. Si Nemi. Ay, Sir Nemi. Sorry, nalito na ako. Di ba parang ako yata ang mas may edad sa mga kasama ko, nagbabataan. Well, alam mo kami ni Egay, parang destiny kami nagkasama sa NCCA. Sabi ko nga, meron kaming something in common mula sa aming pagkabata. Nung malaman ko, pareho kaming winner ng... sa isang children's art competition, yung Shankar's International Art Competition. So, malaman niya yung, ikaw pala yung winner ng Shankar's, ako din yung naging winner ng Shankar's. So, yung aming kabataan ay talagang naruro na yung aming passion for the arts. At
yun eh parang naging buhay na namin hanggang sa kasalukuyan. Ayun nga po sir, ayan, nakikita natin yung mga paintings na nandito ngayon na gawa ni Sir Nemi. Ayan, pwede bang explain nyo sa amin kung ano ibig sabihin ng mga to? Well, sabi ko nga, yung aking ano is purely imaginative. Mm-hmm. So yung aking experience, I have trained myself. Mm-hmm. Halos tila yung pagdodrawing, it's my everyday life. Ayun nga po, yung imaginative, imaginative figurism. So I have trained myself to focus on the human form. Mm-hmm. Parang ito yung talagang masaya akong ginagawa. So yun yung bali nagiging inspirasyon nyo, yes, or motivation ninyo pa. So kumbaga sa ano eh, yung aking tema at topic ng aking mga painting, yung parang pang-araw-araw na buhay ng tao. Mm-hmm. Bilang isang taga-anguno na nakatira sa isang tabi ng lawa at tabi ng bukid. Mm-hmm. So ito na yung naging focus. So na-develop sa akin na yung imaginative figurism. Mm-hmm. So I draw the human form purely from imagination. Na naroroon yung parang pinadadama ko ang saya o ang lungkot ng isang tao. Mm-hmm. But ano, sabi nila ang talent daw na mamana. Sa inyo ba, nasa family ninyo yung magaling magpinta? O kaya nagsimula ba kayo yung parang anak ko ngayon, nagda-drawing siya para mga stick-stick lang. So may future ba siya na parang someday magiging katulad ninyo na magagaling na painter? Sa akin kasi yung sining natural sa bata yan. Mm-hmm. O pwede ko sabihin yung creativity natural sa bata. Kasi kung minsan, kadalasan yung bata pag tumingin kahit sa ulap, meron silang nakikitang kabayo, ibon o ano. Mm-hmm. So merong imaginary, no? Meron kang imaginary friends, mga ganun. Mm-hmm. Kaya natural lamang sa bata yung pagkakaroon ng creative process sa utak, sa isip niya. Mm-hmm. Kaya lang habang lumalaki tayo, nagiging structured, no? Nagiging marami ng do's and don'ts. Kaya nakakapanghinayang kung nawawala yun sa bata, yung creativity. Dapat yung tuloy-tuloy. Mm-hmm. Kaya yung sabi ko na, sabihin mo na mama na, siguro sa akin, sa experience ko, dahil yung nanay ko, malaki na ako nung nag-aral siya ng fine arts. Okay. At lagi niya akong sinasama doon sa UP that time, nung maliit ako. Kaya mula pa lang doon, nakita ko na yung mga magagaling na mga artist. Sa tingin ko, akala ko gumagawa lang sila ng laro. Kasi sa akin, yung pagdodrawing at paggagawa ng eskultura, parang game lang, di ba? Kaya nakita ko na yung seriousness nila ibang klase. Kaya magmula doon para itinuloy ko na yung pagiging artist, kasi nakita ko na ibang klase ng mundo yung ginagalawan nila. At siguro sa aking mga anak, ganun din, no? Artist din yung mga lumaki yung iba. Pero kayo, Sir Nemi, dumating ba sa point na parang gusto niya na stop na lang o ibang field na lang ang mag-focus ako? At one point in my life, my father really threatened me na kung fine arts ang kukunin mo, baka hindi na kita mapag-aral, hindi ko kaya. Sabi ko naman, kung hindi real lang naman fine arts, hindi na nga rin ako mag-aaral. Okay. So yun yung sabi ko, I cannot see myself doing something na hindi ako masaya. So sabi ko, sabi niya, walang pera dyan anak eh. Kung hindi ka magiging kagaya ni Botong, baka walang mangyayari sa buhay mo. Look at some artists around you na narito sa Angono. Walang nangyayari. Naghahanap buhay. Nagninegosyo na lang sila kasi hindi sila mabuhay sa art. Sabi ko, it's not about living. It's what is inside you. Yung kasiyahan, kaligayahan na natatamo mo. So it's more of a passion to me. So sabi ko sa kanya, kung hindi na lang yung pag-aaral, mag-aaral na lang ako on my own. But in the end, pinayagan din niya ako. Kasi naman, sabi niya, ang reason niya, 10 kayong magkakapatid, and I cannot see myself na mapag-aral pa kita ng gano'n. Sabi ko, bigyan mo lang ako ng 1 year. I-enroll mo ako, and then yung susunod na taon, I'll find myself how to. At gano'n nga ginawa ko. Naghanap ako ng mga sideline para lang matustusan ko yung aking pag-aaral sa fine arts. So gano'n. Eto na. So, balikan natin ang NCCA. Meron ba kayong mga upcoming events para sa mga artist dito sa bansa, at saka para maisulong pa natin yung sining at kultura dito sa Pilipinas? Well, sa ngayon, meron kaming nakaprogramang mga art congresses na gagawin sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Meron kaming 13 miyembro ng Visual Art Committee sa buong iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Ang bawat isang committee member ay merong programa ng art congresses. Mm-hmm. So, sa Bisaya, sa Mindanao, at sa Luzon, sa loob ng isang taon, ay mararamdaman na sa komunidad ang sining.
any last messages po, Sir Egay, para sa mga ano ba, mga kababayan natin, mga kabataan na gustong pasukin ang larangan ito? Sa ngayon siguro napaka ano na no, napakayaman ng ano ng larangan at medyo malawak na yung pag-unawa ng tao tungkol sa siling. Hindi katulad ng panahon namin na talagang merong pagdadalawang isip kung itutuloy mo yan bilang isang profesyon. Sa ngayon makikita natin na ang mundo ay na visual form lagi ano. Tumingin ka sa kalye, laging kailangan ng mga visual images. Mm-hmm. So bumabalik ulit tayo doon sa pag-create ng images. Mm-hmm. So palagay ko ito yung mundo at tamang-tama na yung mga artist mamunga sa ganitong ano, kasi ang kulay nakakatulong yan sa ating kalikasan ano, mm-hmm. sa lahat pati sa pangatawan natin. Mm-hmm. So kung yan ay gagamitin ng lahat ng mamamayan, no, hindi lang bilang isang mga artist kundi kahit yung mga ordinary mamamayan, at magiging conscious sila doon sa sining. Ito ay isang pagkain para sa lahat. So, masaya kung ito ang ating pagsasaluhan. Wow, napakagandang pananalita. Sir Nemi, kayo po. Well, sa akin, ang buhay ay isang sining. No? Kahit na ano ang ginagawa natin, you add creativity into it, mm-hmm. and you are better than the other. Mm-hmm. Sabi nga, yung creativity na yan, yun ang nagdadagdag sa anumang ginagawa natin sa pang-araw-araw na buhay. It's always art that we are talking about. Yeah. Yan. Maraming salamat po, Sir Egay Fernandez and Mr. Nemi Miranda. Ayan, Miranda rin, di ba po? Ayan, maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa aming studio at pakikibahagi sa amin ng NCCA at ang pagiging mahusay sa larangan ng sining at kultura. Maraming salamat po. Maraming salamat. Salamat din sa panyaya. Opo. Kapag sinabi nating sining, agad na napapasok o na ating naiisip, ito ay paglalarawan ng ilang mga gawain o mga paglikha na may kahalagahan sa iniisip ng isang tao. Pero sa naging kwentuhan nga natin sa dalawang alagad ng sining na sina Sir Ege Fernandez at Sir Nemi Miranda, masasabi natin sa kabuuan na ang isang sining ay isang paraan upang maipadama ng isang tao ang kanyang sarili at maging ang paglalahad ng mga tunay na pangyayari sa ating paligid. At bago nga po kami tuluyang magtapos, nais po naming ipaabot ang aming taus-pusong pakikiramay kay Miss Elaine Fuentes dahil po sa pagpanaw ng kanyang ama. Ti Elaine, kami po ay lubos na nakikiramay dito po sa buong programa ng Aprubat sa Net 25. Pinaabot po namin sa inyo ang aming pakikiramay. Okay, approved na 30 minutes kasama kayo. Tandaan, ito ay programang para sa inyo. Martes at Huwebes tuwing alas 5:30 ng hapon. Kami ang inyong mga kasama. At your service muli po sa pangalan ni Miss Elaine Fuentes. Ako si Jel Miranda. At ito ang approved, gawin natin to.